In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Do what you do best until the best, until the end of time. I repeat. Do what you do best until the end. If you notice our first reading from Revelations and our Gospel today are about the grim and terrible stories of the end times. They are about destruction, nakakatakot. And yet, nung nag-aral kami sa seminaryo, meron kaming subject, eschatology. It's the theology of the end times. Ang pag-aaral kung paano pagkaintindi natin sa wakas ng panahon. And we also called it the time of fulfillment. For many, this time is like the rapture, the end of time. Nakakatakot. It is threatening and terrifying. Destruction and the end of everything. But instead, tayo po, mga Kristiyano, we understand the end of the world not as destruction of the physical world only, pero ang tunay na pangarap natin, ang gusto nating mundong matapos, hindi lang po yung mundong masisira yung bundok, mauhulog yung mga bituin, hindi nasisikat yung araw, yung dagat kakainin yung lupa, o yung mga bundok masisira. Hindi po yun eh. It's maybe a imagination of how it will end. Pero our understanding of the end is more substantial, not only physical. Hindi nyo ba pangarap the end of the world of injustice? Ay, hindi nyo ba pangarap na yung mundo na hindi pantay-pantay eh, matapos na? Or the end of the world of corruption and untruth or falsehood? Hindi nyo na papangarap na matapos na yung mundo ng corruption at saka yung panloloko? O the end of the world of suffering and tears and pain and crying? Para sana matapos na rin yung kahirapan ng marami? Or the end of the world of violence and war? Yung mga narinig nating gera o kwento natin, suddenly may baril, biglang violently binaril yung mga taong nasa restaurant, nasa eskwelahan. Hindi nyo ba pangarap na matapos ang ganyang klaseng mundo? Or the end of abuse and poverty? Yung matapos na sana yung mundo ng mahihirap at yung naabuso sa trabaho at iba't ibang klase? This is the end of the world referred by Christianity. Yung mundo na gusto nating maguho ay ang mundo na hindi mabuti. Then we should not fear the end, therefore. Kung ganito ang ating pangarap, huwag tayo dapat matakot. Huwag tayo dapat mangamba. We must look forward and even work for the fulfillment of this kind of world. Anong mundo ang bagong mundong pinapangarap natin? A new world of peace. Yung mundo ng kapayapaan, hindi po gera at sigalot. The end of, or a new world of justice. A world of bounty. A world of truthfulness. A new world of equality. A world of prosperity. Masaganang buhay para sa lahat. And the world of joy and fulfillment. Yung mundo sanang masaya ang lahat. In the book of Isaiah, chapter 2, 1 to 5, parang pinapakita rin dito ni Isaiah yung pangarap nating bagong mundo. Sabi nila, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. One nation shall not raise a sword against another, nor they shall train for war again. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord. Sana ang ating mga espada maging pangararo. Yung ating mga pana maging pansungkit. At wala nang kailangan mag-away, lalo na sa mga bansa. This is the kind of new world that we pray for. That's why now we understand the gospel, itong gospel natin.
Kung ganito nga talaga ang pangarap nating mundo, now when these things begin to happen, sabi ni St. Luke chapter 21:28, look up, lift up your heads, because your redemption draws near. Kung nakikita nating malapit na yung ganitong pangarap nating bagong mundo at ang pagkaguho ng mundong hindi mabuti at maka-Diyos, bah, dapat tayong tumayo, tumindig, maging masaya dahil malapit na ang ating iniintay na kaligtasan. Even until the end, do not give up, do not be dismayed. Pag malapit na ang panahon, matatapos ang panahon ganito, we should continue to do what we do best and to do what we love. Ipagpatuloy natin gawin ang dapat natin gawin. Huwag po kayong sumuko, huwag po tayong masiraan ng loob. Minsan po sa Santa Rita, may pinagmisa ako. Uncle nung isang kaibigan ko sa Santa Rita, Pampanga. Pinagmisa ko po siya, nilibing namin. Umiiyak po yung pamangkin niya na kaibigan ko. Sabi niya, Father, yung uncle ko, Bapa, yung uncle ko, mahilig po sa violin. Pag may prosesyon, yung prosesyon ng Stabat Mater, nagbabayolin po yan pag Holy Week. Pag nakumbida po sila sa simbahan, may kasal, nagbabayolin po yan. Pag may mga batang nagpapaturo sa kanyang violin, libre, tinuturo niya. He loves to play violin. Yun talaga yung linya niya, pagbabayolin. Kaya lang, siyempre, araw-araw, wala namang prosesyon, wala namang kasal, wala namang nagpapaturo. Pero he still plays the violin. Isang hapon po, afternoon, mainit, pagpunta siya sa bahay ng kanilang kaibigan na musician din. Nagbabayolin din yung kaibigan niya. At nasa lalim daw sila ng halaman, under the tree. Nagbabayolin daw po sila. 3 o'clock in the afternoon. Nagbabayolin sila ng kaibigan niya. Alam niyo po, habang nagbabayolin po siya, nagkaroon po siya ng massive heart attack. Hawak-hawak niya kanyang violin. Nung dinala siya sa hospital, he died upon arrival. He died holding his violin. Kaya sabi ko doon sa kaibigan ko taga Santa Rita, parang gusto kong ganyan mamatay, kamukha ng uncle mo. Yung bang mamatay kang ginagawa mo, yung pinakagusto mo? Yung pinakagusto niya kasing gawin, mag-violin eh. At kung mag-violin ka, mamatay kang hawak-hawak mo yung pinakagusto mong ginagawa, that must be a good fulfillment at the end of our time. Minsan, meron naman po akong kamag-anak. Ito po, kamag-anak ko po at taga Florida Blanca. Kaya lang, nakapag-asawa po dito sa Angeles. Apelido niya, Coronel Natividad. Tita B, tawag na. Ano po siya? Isabel ang pangalan niya. Di ba yung Bell, pangalan ng Bell eh? A dancer. Bell, ballerina. Alam niyo po itong tita namin to. May edad na po siya. Pero she loves dancing. Kaburi na po tetera. And she is a gracious dancer. Magaling po siyang sumayaw. Matangkad po siya. Payan. Gusto niya sumasayaw. Pag may reunion kami, siya po yung mag-initiate ng group dancing. Yung matatanda, yung sasayaw po sila. Yung iba-ibang klaseng sayaw. Minsan, meron kaming family reunion. Gagawa po siya ng contest, ng presentation, sayaw-sayaw ng mga bata, mga tatanda. Minsan po, dito sa Clark, mayroong fundraising yung mga taga-Angeles. Fundraising for the poor in Angeles. Yung grupo po nila, mga matatanda, yung fundraising na parang dance, it was a dance charity, parang dance ball. So nandun sila, nakadamit po siyang pang ballroom, yung pong buhok niya nakaayos ng maayos, naka-makeup po siya, naka-lipstick. Pinractice po yan, nagpa-practice sila, very excited daw siya for that day. Alam niyo po dyan sa Clark,
isa sa mga malaking ballroom na area ng Clark, during their night of charity ball, nagkaroon din po siya ng heart attack. And then, from Clark, hinatid po siya sa AUF Hospital, ICU. Eh dahil kamag-anak po nila, kumpare, pinatawag po ako para mag-anoint sa kanya. When I anointed her, hindi na po siya conscious. Wala na po. Pero alam niyo po, doon pa lang ako nag-anoint na pinakamagandang in-anoint ko. Naka-makeup, naka-lipstick, yung buhok niya, nakaayos. Mabango pa po siya. When I anointed her, you know, I smiled at Tita B. I told myself, she died doing what she loves to do. Doing what she loves best. Kung ako po siguro, gusto ko rin, kung sakali man, yung parang, the Lord will call you habang nagmimisa ako. Because that's what I do best as a priest. No? That's my ordination. That's my mission. And I hope you don't feel afraid. The time will come, we will be fulfilled in the best of you, of what you do, and what you love best. Let us not be afraid of the end times. Because for us Christians, ang katapusan ay kabutihan. Ang katapusan ay hindi nakakatakot. Ito po ay tunay na pagdating ng kaharian ng Diyos. And this is the great promise of the Lord. At pag malapit na po tapos katapusan ng panahon, when these things begin to happen, look up and raise your head. Stand erect for the redemption, for your redemption draws near. Do what you do best until the end. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.